Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Narito ang latest update ngayon sa kasalukuyang kalagayan ni Joe Rivero, ang asawa ng actor na si Andrew Shimer. Nakakalungkot. Ayon sa mga netizens na sumusubaybay sa kalagayan ni Joe Rivero, life support na lang daw ang dahilan kung bakit humihinga pa si Joe Rivero. Matatanda ang huling nagpamahagi ng video ang mother-in-law ni Andrew Shimer na si Ma'am Josephine De La Rosa Pinaranda, ang ina ni Joe Rivero, sa malubhang kasalukuyang kalagayan ng kanyang anak habang siya ay nasa loob ng hospital sa St. Luke's Medical Center kasama ang iba pang kapamilya noong Lunes, October 31, 2022. Sa kanyang ipinamahaging video, nakakalungkot man, pero hindi natin maipagkakaila sa ating mga nakikita at napapanood sa kanyang mga recent videos na si Joe Rivero ay naghihintay na lang ng himala. Dahil wala namang imposible sa kalooban ng ating Panginoon. At sa dami ng mga netizens na sumusubaybay sa kalagayan ni Joe Rivero, ay napansin nila na tila life support machine na lang umano ang bumubuhay na siyang dahilan ng kanyang patuloy na paghinga habang siya ay kinakausap ng kanyang mapagmahal na ina. Matatandaang na-hospital si Joe Rivero matapos siyang makaranas ng matinding asthma attack na humantong sa cardiac arrest at brain hypoxia. Nakakaranas siya ngayon ng iba pang mga komplikasyon kaugnay sa kanyang sakit. Ayon sa asawang si Andrew, nangangailangan ng taimtim na dasal si Joe Rivero dahil lumalala na ang kanyang sakit. Hanggang ngayon ay wala pang update si Andrew Shimer matapos niyang ihayag na comatose na ang kanyang asawa na si Joe Rivero. Narito naman ang mga opinyon at komento ng mga netizens na sumusubaybay sa kalagayan ni Joe Rivero. Ito ang naging komento ni For You Page. Isuko nyo na po kay God dahil nakikita ko nahihirapan na siya before siya inoperahan, nakatitig siya sa machine. Meaning ay ayaw na niya dahil nahihirapan na siya. Di iyan ibig sabihin lumalaban siya. Di po ganoon yon. Kapag may nagdasal isa sa kapamilya na Lord, kunin nyo na. Huwag nyo na siyang pahirapan pa. Ayon sa kamaririnig niya ni God, ipagdasal nyo na lang na kunin na lang kesa makikita nyong nahihirapan na siya, lalo comatose stage na siya, at yung kaluluwa niya nandyan lang sa tabi niya. Yung kaluluwa niya lang mag-decide kung susuko siya o hindi. Nakakaawa na. Puro gamot na sa katawan niya. Ang ating Panginoong Hesus na lang po ang bahala sa kanya. Hashtag just saying. Ito naman ay galing kay Virgie Guanzon. Seems like only the machines are keeping her alive. She must be very tired now. Submit her to God for her final rest. Nakakaawa na. Ito ang naging tugon ng mga netizens sa post ni Virgie Guanzon. From Liz Wierib, Virgie Guanzon, sobra. Hindi pagsuko ang tawag dyan. Pag-unawa at paubaya, malalampasan din natin yan. True, agree ako dyan. She's very tired. Hindi man maramdaman, but if you see her, there you must know. Yan ay galing kay Jenilyn Guilod Velasco. At ito naman ang sinabi ni Zyrel Griarte Flores. Virgie Guanzon, hindi po nabitaw ang family niya kasi nakikita nilang lumalaban siya. From Nene LJ Lopez, Virgie Guanzon, that is so true. Mas lalo siya nahihirapan niyan. Pag dito yan sa Amerika, the best place is hospice just to give her the family comfort. Tumutol naman si Lorraine Visco ang babastos niyo sa pamilya. Imbis na makatulong kayo, nagagawa niyo pang magsalita ng ganyan. Napaka-inconsiderate niyo sa feelings ng iba. Virgie Guanzon,
You can't see that the family isn't giving up, can you? So please, shut up. You're not giving them any help. From Joanne Manalo, Virgie Guanzon, respetohin na lang ho ang desisyon ng pamilya nila. Kung sila nga hindi sumusuko, sino ba tayo para pangunahan sila? Dasal na lang po ang hinihingi nila. Masakit na nga ho ang pinagdadaanan ng pamilya nila, tas ganito pa ang maririnig nila sa mga tao. From Mario Flores, Virgie Guanzon, nakakalungkot man isipin pero kailangan tanggapin. Ramdam ko yan sa mama ko nung na-confine. Ang hirap yung feeling na gusto mo pa siyang makasama, pero bumibitaw na yung katawan niya. And this is from Linda Humuldang Markayda. Nene LJ Lopez, they can afford, so it's better sa ICU. Unless the doctor declares her brain dead. I would also fight with her to the end. Mula kay Palermo Zen, Virgie Guanzon, madaling sabihin yan dahil wala ka sa sitwasyon nila. Hindi mo kadugo yung nakaratay dyan. Pero kung ikaw nasa sitwasyon nila, baka gawin mo din po yan. Think before you click po. From Valerie M. Erfe, Virgie Guanzon, madaling sabihin dahil wala kayo sa sitwasyon nila. Anong pakiramdam na parang ikaw mismo magtatanggal ng buhay sa mahal mo? Huwag niyo silang pangunahan sa mga bagay na wala naman kayong naiintindihan. Pag andun na kayo sa sitwasyon nila, tsaka niyo sabihin yan. From RJ Zamojo, Virgie Guanzon, totoo, once na tinanggal na yung machine, 50-50 at hindi na aabuting araw. From Joy D, Virgie Guanzon, may point po kayo. Minsan, may mga bagay na kailangan i-give up at tanggapin. So sad na koma uli siya. From Tina Maria B. Cabs, G. Villanueva, in my positive ways po, we don't have the right to judge po either it's the machine or God's way. Wala naman kasi magagawa ang machine if God end her life there. But the family is still fighting and kasi meron pang breathing si patient po. There's still hope po. From Hannah Arat K, Virgie Guanzon, only God knows. Mahirap din sa part nila. Kung tayo din siguro ang nasa situation nila, gagawin din natin ang lahat for her to survive. Let them be. Pinagdasal naman siya ni Dolly S.J. Our Father in Heaven, we are all praying for the recovery of this mother. Please, I beg you, heal her. You are her divine healer, and she is your child. She needs you, Lord Jesus. Bless her. Heal her. Save her. Have mercy on her. In Jesus' name I pray. Amen. Mula kay Angelique Franco, matibay ang pagmamahal niyo sa kanya. Pero sobra-sobra na ang paghihirap na dinadanas ng katawang lupa niya. Kung di kayo napapagod, siya po ay pagod na. Kada arrest na una at pangalawa, wala na. Papangatluhan niyo pa. Ganyan tita ko, nung mamatay pero hindi namin pinatagal pa. Grabe na kasi yung ilang taon niyang paghihirap bago siya ma-brain dead. Masakit mag-let go, pero po, kasi ang buhay natin ay hiram lang. Hindi dapat tayo makipagmatigasan sa Panginoon. Kahit ano pang sakit ang mararamdaman natin, pag binitawan natin ang mahal natin sa buhay. Nung mawala din ang mama ko, hanggang 3 arrest lang. Mas di namin kayang makita siyang nahihirapan sa 19 days niyang hospitalization. Basically, I am speaking from experience. May your whole family find peace and prepare for the worst. Because whatever happens, masakit at masakit talaga. Sana maisip niyo rin ang totoong kalagayan niya.
May Jo's soul be in peace while her body is hanging and its last straw. God will heal according to His will. May God shine His mercy and love for Jo and her family. From Anna Marie Arroyo, Laban lang po tayo, Shimmer and Rivera family. May plan pa si God sa kanya kaya lumalaban pa rin siya. Nagawa niyo ilaban siya at siya lumaban for a year kasi may plan pa po si God. God will heal. Thank you po, Shimmer and Rivera family. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po!